simula June 21, 2020. So, wala na pong curfew dito sa bansang Saudi Arabia maliban pa rin sa Makkah City. So, what's up guys? Alfreds here and welcome back sa aking channel. Kumusta kayong lahat? Sana okay kayo. Dito na naman ako, nagbabalik para sa ating panibagong vlog or sa ating panibagong update tungkol dito sa bansang Saudi Arabia. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button sa baba and itap niyo rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga upcoming videos na i-upload dito sa aking channel. So, ayun guys, may good news tayo ngayong araw kasi pag-uusapan natin ngayon itong guidelines at schedule sa mga pagbabago dito sa bansang Saudi Arabia simula ngayong May 28, 2020. So, araw po iyan ng Huwebes. Isa na po dyan ang pag-uusapan natin tungkol sa schedule sa mga pagbabago ng curfew, pahintulot sa mga pagala, pagbiyahe, negosyo, pisina, Friday and group prayers, domestic flights at iba pa. So ngayong araw, kaka-announce lang ng taga Ministry of Interior at inilabas na nga ng Saudi Press Agency yung mga pagbabago na magaganap dito sa bansang Saudi Arabia at shinare na nga ito ng mga legit na pahayagan dito sa bansang Saudi Arabia at nagkalat na nga ito ngayon sa lahat ng mga social medias. May isang page tayo dito na itong Patnubay Online, which is pinost nila ito sa ating wikang Tagalog. Babasahin ko lang to sa inyo para mas maintindihan natin at malaman kung ano ba yung mga pagbabago dito sa bansang Saudi Arabia. And by the way guys, itong mga pagbabago na inilabas ngayon dito sa bansang Saudi Arabia, so may posibilidad pa rin itong mabago ngayong araw, kinabukasan o sa mga susunod pang araw. Inanunsyo ngayong umaga ng Ministry of Interior, ng KSA at ng Saudi Press Agency ang mga guidelines at schedule sa pagbabago ng oras ng curfew, mga pahintulot sa pagala, pagbiyahe, negosyo, opisina, Friday and group prayers at domestic flights. Ito ang mga guidelines at schedule. Una, mula araw ng Huwebes, May 28, 2020 hanggang Sabado, May 30, 2020, maari nang gumala sa lahat ng region sa KSA maliban sa Makkah City mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pwede na rin bibiyahe sa mga rehiyon at syudad basta sa oras ng walang curfew mula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sa oras ng walang curfew, pinapahintulutan na rin sa kanilang negosyo. So ito yung mga pinapahintulutan na mga negosyo. Ang mga wholesale at retail shops at ang mga commercial centers or malls. Pinagbabawal pa rin ang magbukas ang mga establishments na walang social distancing katulad ng beauty salons, barber salons, sports and health clubs, recreational centers, cinemas at iba pa na walang pahintulot sa awtoridad. Pangalawa, mula Mayo 31, 2020, so araw po yan ng Linggo, hanggang Hunyo 20, 2020, so araw ng Sabado, ito ang mga pahintulot. Maaring gumala sa lahat ng regions ng KSA maliban sa Makkah City, umpisa sa alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Patuloy ang mga activities na pinapahintulutan sa panguna. Papayagan na ang mga Friday and group prayers sa masjid ng kaharian maliban sa Makkah City. So, kailangan pa nating sundin ang mga precautionary measures sa social distancing, sa pagsuot ng mask, curfew at iba pa. So, ayun guys, simula naman ngayong May 31 hanggang June 20. So, nagbago na naman yung oras ng curfew. So, pwede na tayong gumala sa lahat ng rehiyon maliban pa rin sa Makkah City. So, pwede na tayong gumala sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Nung una, hanggang alas 3 lang ng hapon.
So ngayong simula ngayong May 31 sa araw ng Linggo. So, pwede na tayong lumabas alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. So, instead of alas 3, nagiging alas 8 na siya ng gabi. May pasok na sa trabaho, sa mga ministries, sa mga ahensya ng gobyerno, at mga private companies alinsunod sa pinapatupad ng Ministry of Human Resources and Social Development, Ministry of Health at relevant authorities. Pinahintulutan ang mga domestic flights pero sundin ang mga precautionary at preventive measures na ipapatupad ng General Authority of Civil Aviation ng Ministry of Health at relevant authorities. So magkakaroon na ito ng mga maaaring magkakaroon na to guys ng mga domestic flights. Magbubukas na rin ang mga restaurants at coffee shops basta sundin ang mga precautionary at preventive measures na pinapatupad ng mga competent authorities. Pinagbabawal pa rin ang magbukas ang mga establishments na walang social distancing katulad ng beauty salons, barber salons, sports and health clubs, recreational centers, sinihan at iba pa na walang pahintulot sa otoridad. Kailangang masunod ang social distancing sa mga public places at pinagbabawal pa rin ang mga pagtitipon ng mahigit 50 katao katulad ng kasal, libing at iba pa. So pangatlo mga kabayan, mula Hunyo 21, 2020, wala ng oras para sa curfew sa lahat ng rehiyon sa KSA maliban sa Maca City. So maaari nang lumabas basta sundin pa rin ang mga precautionary at preventive measures na pinapatupad ng mga competent authorities. So mga kabayan, mula June 21, 2020, so wala na pong oras ang para sa curfew sa lahat ng rehiyon dito sa bansang Saudi Arabia, maliban pa rin sa Maca City. Pero pagka lumabas tayo, so kailangan pa rin nating sundin yung mga precautionary at preventive measures, good gaya ng mga social distancing, pag-iwas sa mga matataong lugar at iba pa. Pang-apat, para sa Maca City, ang panguna na item ay may apply sa kanila umpisa sa Mayo 31, 2020 hanggang June 20, 2020. Ang pangalawa na item ay may apply sa kanila sa Hunyo 21 at 2020. So ito yung kailangang sundin kung ikaw ay nasa Maca City. So panglima, lahat ng mga naninirahan at residente sa buong Saudi Arabia ay dapat mag-comply sa social distancing, magsuot ng mask, paghuhugas ng kamay at sterilization. So pang-anim, kailangan ng travel permit sa mga lalabas sa panahon ng curfew period na nakasaad sa panguna at pangalawa na items. Sa pamamagitan ng approved paper authorization form, electronic permits at tawakal na application sa mobile phone. Sa ngayon na may curfew pa tayo, so kailangan pa rin nating gumamit ng travel permit kapag kalalabas tayo sa pamamagitan ng approved paper authorization form or yung mga electronic permits at yung tawakal na application na nagbibigay din sa atin ng permit para pwede tayong lumabas sa araw ng curfew. So pang-pito, papayagan ang mga residents at citizens na mag-walking sa loob ng kanyang neighborhood sa oras ng walang curfew na nakasaad sa panguna at pangalawang items. Kailangang sundin pa rin ang mga precautionary at preventive measures na pinapatupad ng mga competent authorities. So itong pangpito, so pinapayagan na lahat ng mga naninirahan dito sa bansang Saudi Arabia na mag-walking o yung mag-jogging sa labas. Pero yun nga lang, dun lang sa pinakamalapit sa ating mga bahay. So pang-8, pinagbabawal pa rin ang pagsasagawa ng umrah. Ito ay pinag-aararan lagi based sa health data kung kailan pahintulutan. So pang-9, suspended pa rin ang international flights until further notice. So ayun mga kabayan, sa mga nagtatanong dyan tungkol sa international flights, o yung papunta sa atin sa Pilipinas, so suspendido pa rin hanggang ngayon. So nag-aantay na lang sila kung kailan pahintulutan na magkakaroon ng international flights. So pang-10,
Ang lahat ng nakasulat na items ay subject for evaluation and periodic review. Maaring babalik tayo sa istriktong curfew o lockdown. So, panglabing isa, may parusa sa mga individuals o facilities na lalabag sa mga precautionary at preventive measures na pinapatupad para mapigil ang COVID-19. So, ayun guys, magkakaroon pa rin ng, as always, magkakaroon pa rin ng parusa sa mga individuals kung ikaw ay lalabag sa kanilang mga precautionary at preventive measures dito sa bansang Saudi Arabia. So, ayun guys, yun lang yung mga pagbabago dito sa bansang Saudi Arabia simula May 28, sa araw po yan ng Huwebes, mga kabayan. So, uulitin ko lang sa inyo para magiging klaro sa inyo. Simula ngayong May 28, so araw po yan ng Huwebes, hanggang May 30, so araw po yan ng Sabado, so maari na tayong gumala sa labas simula alas 6 ng umaga hanggang alas 3 lang ng hapon. Pangalawa, simula ngayong May 31 hanggang June 20, 2020, so maari ulit tayong gumala na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 na ng gabi. So, may pagbabago sa oras ng curfew. Instead of alas 3 ng hapon, so magiging alas 8 na siya ng gabi. Simula June 21, 2020, so, wala na pong curfew dito sa bansang Saudi Arabia maliban pa rin sa Makkah City. So, ulitin ko, wala na pong curfew ngayong June 21, 2020. Pinapahintulutan na po tayong lumabas pero ganun pa man, kailangan pa rin nating sundin yung mga precautionary measures na pinapatupad dito sa bansang Saudi Arabia. Paalala lang sa mga lalabas o sa mga gagala, kailangan pa rin nating mag-ingat kapag lalabas tayo kasi hindi pa talaga 100% na wala na yung crisis na inaharap natin ngayon. So, kailangan pa rin nating magdubli ingat sa tuwing lalabas tayo at panatilin pa rin nating sundin yung mga precautionary measures na pinapatupad nga dito sa bansang Saudi Arabia. Sa mga nagtatanong tungkol sa international flights o yung mga flights papunta sa atin sa Pilipinas, so hanggang ngayon ay nakasuspend pa rin and nagaantay na lang ng pahintulot sa kataas-taasang posisyon dito sa bansang Saudi Arabia. And ayun guys, i-update ko lang kayo kung sakaling meron na tayong update tungkol sa flight papunta sa atin sa Pilipinas. So ayun guys, sana nagkaroon kayo ng idea o impormasyon dito sa vlog na ito and maaari nyo rin itong i-share sa inyong mga kaibigan para alam din nila yung mga magiging pagbabago dito sa bansang Saudi Arabia. And uulitin ko, itong pagbabago na ito, so may posibilidad pa rin itong mabago ngayong araw, kinabukasan at sa mga susunod pa na araw. So ayan guys, hanggang dito na lang yung ating vlog. And kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-click yung subscribe button sa baba and itap niyo rin yung notification bell para updated kayo lagi sa ating mga upcoming videos na i-upload dito sa aking channel. So hanggang dito na lang and kita-kits na lang tayo sa ating next vlog. Bye-bye! We'll be right back.